Labong. Sinigang na tilapia ay. Eh, binababad muna sa tubig ng ilang araw ay. Oo. Yo, so what's up sa inyo mga kachap? So nandito tayo ngayon sa Yambo. So ngayong araw, gagawa tayo ng lungan ng manok. Kaya nang may dadating daw si tatay mamaya, manok galing Tagaytay, dito namin ilalagay yan. May ni tatay ng tangkal. Yo, so dito namin ilalagay yan. So yan ang gagawin namin tangkal mamaya. So mamaya pa naman tanghali yung dating ng manok. Kaya magagawa pa naman natin siguro ito mamaya hanggang hapon, hanggang tanghali. So lilinisin ko muna. At habang naglilinis nga ako ay bibigyan ko muna kayo ng isang kaalaman tungkol sa Rhode Island Chicken. Ito ay sinaliksik ko pa sa isang libro ng alamat. Ang Rhode Island Red ay isang American breed ng domestic chicken. Ito ang ibon ng estado ng Rhode Island. Ito ay binuo doon at sa Massachusetts noong huling bahagi ng 19th na siglo. Sa pamamagitan ng mga crossbreeding na ibon na pinanggalingan sa Oriental tulad ng Malay na may kayumangging mga ibong leghorn mula sa Italy. Pa. Ang Rhode Island Red ay nagsisimulang mga itlog kapag sila ay 4 to 5 months old na. At nakakapag-produce nga sila ng itlog 5 times a week. At sa haba nga ng aking kwento ay inabot na kami ng tanghalian. At ang ulam nga namin ay nilagang pata at pritong tilapia. At pagkatapos nga namin kumain ay dumating na yung kaibigan ni tatay na magdadala ng manok. Sila yung may-ari niyan. Gagawin na lang pinto. Wala ba ito? Apiltiran. Wala pong bahal. At ito na nga yung mga Rhode Island chicken na unti-unti na natin hahakutin yung papunta ng ating ginawang tangkal. Yan, dito na ating mga manok na panabong. Parang panabong ay. Buti hindi namatay tatay, ano haba ng biyahe ay. Tatay, ikot ko. Huwing! Yeah! Yeah, so ito na ating mga manok. Napakadami. At isa-isa na nga natin aalisin yan sa mga kahon at katulong natin si tatay gali pag-alis. Ayan. Hindi bago to. Nasaan kaya ako? At kapag nga ito ay binili mo dito sa Pilipinas ng retail, tumataginting lang naman ng 700 to 900 per ulo. At dagdag kaalaman pa nga, sila nga ay nabubuhay ng higit kumulang ng 5 taon. At sa kahabaan nga ng biyahe nila mula Tagaytay hanggang dito sa Laguna, yan, napaitlog na sila dito sa kahon. Magandang alagaan mga ito mga kachaps kasi kahit puro sila babae, tuloy-tuloy lang yung pangingitlog nila basta tuloy-tuloy lang yung pagpapatuka. Yung patuka nga pala nito pwede na yung mga starter feeds. Kaya kahit na hindi na mag-ana-ana, dadami yung mga itlog nila. Kaso nga lang, hindi magsisisiw, itlog lang sila basta. Pero yung mga itlog nito ang magandang gawing itlog na maalat or salted egg. Ayan, so nakakalimang minuto na tayo no mga kachaps at kung nandito ko pa rin, maraming salamat sa iyo sa patuloy mong panonood at sa walang sawa mong pagsuporta sa ating mga videos na ginagawa. Maraming salamat.
Ayan, so content trivia muna tayo. Bakit nga ba ang mga manok ay tumitingala kapag umiinom? Ayan, so para sa inyong kaalaman, kaya sila tumitingala para manunok nila ng diretso yung tubig. Kasi kapag umiinom sila na nakababa yung ulo, hindi nila malulunok kasi matatapon yung iniinom nilang tubig. Kaya tumitingala muna sila bago lumunok. Ayan, so kung meron pa kayong ibang dahilan kung bakit ganun ang manok, comment down below. So, ganyan kabait ang ating tropa. So, yun nga mga ka-chats, puro mga dumalaga yan, wala yung tandang. So, nangingitlog yan kahit patuka lang ang iwi na ano, kahit wala tayong tandang. Mangingitlog yan, basta patuka lang ng patuka. Attendance, attendance! Hindi naman nakawala. Ano? Mayroon sa isang ito. Okay, tigpatayin na. Patayin na eh. Puyat pala, puyat.